Academic break ipinatutupad sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon dahil sa pagsipa ng kaso ng COVID-19. Ang detalye sa live report ni Russell Simorio. Russell! Si Jay, nagdesisyon ng LG at DepEd na magpatupad ang academic break sa mga lugar na nakararanas ng COVID-19 surge. Gaya dito sa Dagupan City, na mataas ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 kada araw. Dala ni Aling Dita mga nasagutang modules ng apo upang isumite sa West Central Elementary School sa Dagupan City. Pero pinauwi siya ng mga gwardya dahil sarado ang eskwelahan. Magbabalik ng module. Kaso, pandemic daw. Sa inilabas sa executive order ng lokal na pamahalaan, idineklara ang academic break epektibo ngayong araw hanggang January 25. Sakop ng academic break ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa elementarya at sekundarya sa lungsod. Mayroong instances na they still have to go to the school para mag-submit ng requirements. Diba? May mga ganun. Malaking tulong yun, at least hindi sila mapipilitan na lumabas ng bahay. Especially yung mga hindi pa nabakunahan. Nagpatupad din ng Schools Division Office ng La Union ng class suspension dahil sa COVID-19 surge. Epektibo kahapon hanggang January 29 ang suspension ng klase. Sa tala ng Commission on Higher Education, 3 universidad sa 3 probinsya sa Region 1 ang nagpatupad ng academic break. Kabilang dito ang Perpetual Health College sa Pangasinan, Ilocos Sur Community College, at Leading Edge International Aviation Academy sa La Union. Whether we like it or not, affected yung mga estudyante at affected yung mga faculty members natin. So yun ang kadahilanan kung bakit nagpa-tupad sila ng academic break. Simula kahapon, suspindido ang klase at iba pang aktibidad sa mga paaralan na nasa ilalim ng Schools Division Office ng Isabela. Magtatagal hanggang January 28 ang academic break. Sa tala ng SDO Isabela, mahigit 600 na guro at non-teaching personnel ang tinamaan na ng COVID-19. Si Jay, nakasad din sa executive order ni Dagupan City Mayor Brian Lim na desisyon na ng mga pamunuan ng colleges at universities kung magpapatupad din sila ng academic break dito sa lungsod. Tuloy-tuloy naman ang vaccination rollout ng LGU sa pediatric population kung saan karamihan dyan ay mga mag-aaral at mga estudyante ng elementarya at sekundarya. Paalala naman ng otoridad sa mga estudyante na iwasang lumabas ng kanilang bahay sa panahon ng academic break para iwas sa COVID-19. Si Jay. Russell, ano ang epekto ng academic break sa kondisyon o sitwasyon ng mga guro at estudyante? Bakit kailangan ang academic break, Russell? Si Jay, batid ng LGU at DepEd yung patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Gaya dito sa Dagupan City, nakasaad doon sa inilabas na executive order na mahigit 250 na teaching at non-teaching personnel at 1,000 na bilang ng learners ang nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19, at may mga empleyado ng Schools Division Office na nakaranas o nagpositibo sa RT-PCR test. Magagamit daw ayon to sa DepEd yung oras o yung panahon ng academic break para mag-relax, magpahinga itong mga guro at mga estudyante, at para na rin sa kanilang mental health at para makaiwas sa stress. Ayon kasi sa pag-aaral, kapag nawala ang stress ng isang tao, mas nagiging productive ito at mas nagiging positibo. Si Jay. Ngayong nagpatupad ng academic break, Russell, siguradong apektado ang school calendar. So, paano ito sosolusyunan ng DepEd o ng CHED, Russell? Si Jay, may ipatutupad din na sistema ang Department of Education para hindi maapektuhan yung calendar days ng mga estudyante, at gagawin nila dito yung make-up class. Ayon naman sa nakausap nating opisyal ng Commission on Higher Education, kailangan na mga universities na mag-adjust ng dates para hindi maapektuhan yung school calendar nila at para hindi mawala yung mga estudyante doon sa kanilang mga aralin. Si Jay. Okay, maraming salamat, Russell Simorio.